This is Powcast Sports Podcast, hosted by Pau Salute. Alright, good day mga kaboom boom pow. Papakilala ko yung guest natin ngayon ha. Ngayon, special na naman ang ating kakausapin kasi isang boxing prospect na may record na 23 wins, 12 by knockouts with only one defeat. Taga Jensen po ito. At siya po ay may laban this June 16. He will be the first Filipino to fight during COVID-19. So I think history din. And I think in terms of exposure, ito yung pinakamalaking laban niya in terms of exposure. Makakalaban niya po si Night Night Joshua Greer. Paring Mike, kumusta ang pakiramdam mo? Magandang umawi din, sir. Ito, ayos lang po. Ito, handa na sa darating na laban. Okay, handang-handa ka na sa darating na laban. Anong oras na ba dyan sa tinatawagan ko sa'yo? Nasaan ka ba? Dito ako sa Miami, Florida. Ito na sa dito, 8 na ng gabi. Gabi, okay, gabi dyan ngayon. Pare, itong kalaban mo, nickname niya Night Night. Ikaw ba, anong oras ka ba natutulog? Siguro, mga 9:30 or 10, tulog na. Okay. So, hindi ka pa magna-night-night, ha? Hindi pa. Pare, itong kalaban mo kasi, up-and-comer din, 25 years old, 22 wins, 1 loss, 1 draw, at ang kanyang gimmick, nagdadala siya ng unan dun sa laban. Anong masasabi mo dun? Para sa akin, sir, siguro, hysteria siguro yun. Pero para sa akin, darating namin ng lalaban na gagawin ko lahat makakaya ko at tingnan natin kung ano magawa ni Mike Plan niya sa ibabaw ng ring. Okay. Pare, medyo light question lang muna. Ikaw ba, ano bang gimmick mo sa ring? Meron ka bang dinadala? Para sa akin, sir, ano eh. Yung laban na to, siguro dala ko yung ano, tapang at saka paniwala sa Diyos, yun lang. Okay, tapang at saka paniwala. So, pare, ako na magsasadya sa'yo, pare. Magsuot ka na lang parang magician. Total, Las Vegas naman yan eh. Magician hat. Parang Harry Potter ang dating mo doon. O kaya magdala ka ng ano, pare. Either magdala ka ng kape para sabihin mo sa kanya hindi ka pa matutulog. Sir, ano. Okay, okay. Pero seryoso ha, itong kalaban mo, bata ito ng top rank, medyo seryoso na. Binibuild up nila to. Anong pakiramdam mo, mga kalaban mo? Yung promotion nila at bata talaga parang binibuild up. Pressure ba? Oo nga sir, para sa akin magandang opportunity to na makalaban ng bata ng top rank sir. At ito na yung hinihintay ko na laban. Saka kahit sa nakaraang buwan, kahit pandemic, so hindi pa rin ako pabaya sa ensayo. Kaya okay. Ngayon, ready na. Ready na. Handa ka nang sirain ang plano ni Babarum. Gagawin natin lahat makaya, tapos mabayad. Okay. Kailan mo ba nalaman yung na may labang ka? Twelve days, ten days ago. Okay. Ngayon lang talaga nila inofficial na labas, no? Opo. Okay. Ganon katagal yung training mo dyan, pare? Ganon nakatagal? Tumating ako dito, sir, noong February 9. Mm-hmm. February, matagal-tagal na rin. Laban ko dito sa, Erica, buhay ako dyan ng December, tsaka isang buwan lang ako dyan, tapos balik agad ako dito. Oh, kala ko nga dyan ka na nakatira, pare, kasi halos lahat ng laban mo dyan eh. Uuwi ako dyan, sir, sa atin. May inuwi ang kapa pala dito. May pamilya ka na ba? Opo, meron na. Ilan asawa mo? isa lang, sir. Okay, isa lang po ah. Baka magalit yung asawa. Mapapatawa lang ako. Pare, yung laban mo pala, catch weight, 120 pounds, bababa ka. Kaya naman, wala naman problema sa timbang. Para sa akin, sir, 120, yung fighting weight ko talaga, super bantam. Pero sabi nila, laban mo ngayon, may catch weight kami na 120. So, hindi naman medyo nahirapan kasi may ganda yung
mga pagkain kinakain ko, sir. Ah, okay. Buti na lang. Maganda yung diet mo. Kasi akit siya ng 2 pounds. Bababa ka ng 2 pounds. Okay. Alam mo pare, itong kalaban mo, yung dalawang huling laban niya, sobrang dikit. Napanood mo ba yung dalawang huling laban niya? Parang si, ano ba yun, Nieves? At saka si... Oh, Nieves, oo. Yung isa. At saka yung isang kabayan natin, Pilipino, si Escaner. Oh, yung pangatlo, na natikaw si Giovanni Escaner. Sa body punch. Oo. Anong masasabi mo pare? Sa laban niya, sa laro niya. Si Greer, para sa akin, magaling, ang world class boxer. Pero susubukan ko ang kanyang galing, sir. At saka tingnan natin kung anong magtuwa sa pabo natin. Hmm. 16. Tara, makasamba tayo. Okay. Alright, nabasa ko rin sa isang artikulo na alam mo daw na undercard ka dito. Feeling mo ba undercard ka or feeling mo 50-50? O lamang ka? Ano bang pakiramdam? Para sa akin, sir, Underdog pala. Undercard ako ng undercard. Underdog. Para sa akin, sir, underdog ako. Pinoy tayo, lalaban tayo. Laban? Oo, sir. Okay. Pare, ito, ang ganda ng walong huling sunod-sunod na panalo. Pero yung huling talo mo, 2018 kay Juan Carlos Payano na makakalaban sana ni Raymart Gabalio. Anong nalaman mo sa sarili mo nung after nung unang-unang pagkatalo mo? Yun sir, may experience ako nakuha sa laban na yun. Tsaka kahit natalo ko sa laban na yun, meron akong natutunan at saka in-improve ko pa ang aking sarili na sa mga susunod na laban. Kaya patuloy pa rin nagsisikap sir hanggang ngayon. Okay. Alam ko naman na in-improve mo dahil walong sunod-sunod na panalo, apat sa Amerika. Ano ba yung pinakamalaking pinagbago mo after nung fight na yun? Ano sir, nagdagdag ko pa ang aking mga sayo sir. Tsaka determinasyon tsaka sa mga kalaban ko na nakaraan na natatalo ko, marami din ako ng experience sa laban na yun. Okay. Kumusta ba ang training diyan sa Amerika? San gym ka ba at sino yung nagte-train sa iyo diyan? Dito sir, dito ako sa Miami ngayon at nag-train sa akin na si Coach Moro Fernandez sa Cuban. Trainer ko ngayon. At yun. Okay. Ito yung training namin yun, vision. Okay, nakita ko dyan, si Moralde, si Gabalio. Sino-sino pa yung mga kasama mo dyan? Si Moralde, pari Moralde, si pari Gabalio rin, si Mark Bernaldez, saka si James Bacon. Si Bacon, okay. Kasama ko. So, hindi naman nakakalungkot kasi ang dami mo palang kasama eh. O, lima kami dito sir at saka may darating din silang laban eh. Si Bicol at si Moral. Okay. Laban rin ngayon. Ipila na natin sa interview next pero ikaw muna pag-usapan. Teka, ang swerte nyo ha. Nandiyan dyan kayo sa Amerika, nagde-training, upgrade talaga. Eh, sino bang ang manager nyo, ang promoter nyo pare? Dito sir ha. Ang manager ko si Jim Claude Manangkil, idol, si okay. Best boss ko. Salamat ako sa kanya dahil sa kanya, di ako nakapunta dito sa mga boss ko dyan. Sandman team. Okay. Sandman boss. Okay. Pare, alam mo, kinausap ko nga si JC after kong nalaman yung balita eh. Ang sabi niya, wag daw overconfident si Joshua Greer dahil baka daw siya yung matulog sa una niya. Na-pressure ka ba sa statement ng manager mo? Para sa akin, sir, wala akong pressure kasi focus ako sa training ko ngayon at yung mga diskarte namin ng coach ko. Si Pimor kami ng coach ko ngayon. Medyo focus lang, sir. Focus lang. Pare, dalawang linggo na lang yan, ha? Kailan ang lipad sa Las Vegas? Anong plano? Siguro mga 5 days to before the fight, sir. Hindi naman problema yun na limang araw ko lang sa Las Vegas, wala namang masyadong adjustment dun eh, no? Wala, malapit.
Manchester eh. Saka may, hindi naman maraming doon, medyo ayos. Okay. Ito bang kalaban mo si Joshua Greer? Have you seen him in person? Nakita mo na ba to sa personal? Hindi ko pa siya nakita in person, sir. Siguro, ngayong way in na siguro kayo makita. Sa way in na. Okay. Ano kayang, anong sasabi mo sa kanya sa tingin mo first time na magkita kayo? Ano na sir, idol. Ah, idol. Pare, sabihin mo sa kanya, night-night. Night-night. Good night. Pare, kung sakaling nanonood siya na lang dito, ha, kahit Tagalog, anong mensahe mo kay Joshua Greer? Anong sasabihin mo sa kanya? Joshua Greer, sana itong darating na laban natin, makikita natin sa buong mundo na kung gano'n tayo kagaling at suwertehan na lang sino ang palad sa atin manalo at sana safe tayo sa laban. Okay. Ito pang si Joshua Greer, do you consider him or this fight one of the biggest or ano ba yung pinaka-biggest fight mo so far? Last fight ko sir dito sa ano, championship. Mm. Yung nanalo ka may belt yun, IBF America. Ah, so mas malaki yung laban na yun kaysa dito kay Joshua Greer. Hindi, para sa akin sir, ito ang kahit dito title fight pero tinuturing ito na isang malaking laban. Mm. So yung ano eh, opportunity na sakaling makatsamba tayo, tuloy-tuloy na. Oo, ito nga feeling ko, nararamdaman ko pare, ito yung parang this is it, the turning point sa America career mo. Kasi kahit walang title, parang ang kakalabanin mo is up-and-comer na ini-expect nila na lamang na mananalo na magiging champion. Eh pare, itinatapat nga ito kay ano, kay Jandriel Casimero eh. Pero eh, okay. Oo. Tapos Pilipino rin yung pinili nila. Buti na naman, ikaw pinili. Natuwa ka ba nung una mong na ano yung laban na nalaman? Oo sir, nagulat ako dahil tinawagan ako ng boss ko. Sabi niya itong kalaban mo, handa ka ba ako? Medyo nagulat ako sir kasi sobrang tuwa rin. Dahil ayun, isang mabigat na kalaban din si Joshua Greer. Mm. Naka-excited ako sir. Oo nga. Pare, tinitingnan ko syempre, 4-star yung kalaban mo, talagang mabigat. Ganon ka-importante pag nanalo ka dito sa laban na ito? Para sa akin sir, yung laban na ito, importante talaga sa akin na ito yung laban na iniintay ko. Saka isa pa sa FGM gaganap yung laban. Mm. Pare, itong laban na to tingin ko, ito yung parang susi sa pagpasok mo sa susunod-sunod na malalaking laban. Kaya talagang kailangan na kailangan manalo, no? Sir. Pare, panalo mo ha. Ibabalita ko yan dito. Baka nakakalungkot naman pag ano. Mag-magic ka doon. Magic tayo. Speaking of panalo, ano lang, segue lang ako ng konti ah. Si Raymart Gabalio, may laban din. Gusto ko lang maitanong kasi ano kayo, stablemate eh. Juan Carlos Payano, yung tumalo sa'yo pare. Binubulungan mo ba ito si, ano, si Raymart na, puta, pabaksakin mo yan. Iganti mo ko. Siyempre sir, matik na yun. Kasi sa yung teammate ko siya, siyempre, may mga magic-magic ka tayo nun at nasabi ni Raymart. Okay. Saka sayang, di natuloy laban nila eh, kasi sabi ni Raymart sa akin. So, posibleng iba pa rin yung mga laban o hindi pa sure? Iba pa rin. Hindi pa sure yata yung Payano sir eh. Sayang, no? Pero kung naglaban sila, anong sa tingin mo mangyayari? Anong masasabi mo doon sa laban na yun? Pre sir, 80% tayo kay ano, Raymart tayo. Hmm. Saan ba magaling itong Payano? Saan magaling? Sa mga ano sir, magulang maglaro. Magulang? Matanda na kasi. Oo. Oo ay, magulang maglaro. Kaya bang pabaksakin ito ni ano ni Raymart Gabalio?
tamaan ng sulit, sir. Siguro may ano, may paglalagyan. Okay. Alright, napabaksak ito ni ano eh, ni Naoya Inoue. Eh, alam mo naman magka-division sila. So, parang susukatin lang natin kung paano kalabanin ni Gabalio itong si Payano. Kasi nasa ano na rin siya, ranking na rin siya sa Bantam eh. Okay. Pero ito rin isa kong gustong malaman sa iyo, yung point of view mo. Sino ba ang lamang sa laban ng Gianriel Casemiro at Naoya Inoue? Para sa akin, sir, naka-sparring ko si General Lito sa Miami. Kami ni Raymart, sparring na rin. Siguro kung magtapat silang dalawa, siguro, saka si sparring ko na rin si Naoya eh. Hmm, good. Oo. Siguro nakumpira ko si sparring kami ni Naoya sa Japan. Malakas talaga. At saka si General, na-sparring ko siya dito. Malakas, may lakas rin. So, pag naglaban sila, sir, gandang laban. Okay. Pero syempre, doon tayo sa kababayan natin, sir. Filipino. Okay. Nabitin ako ng konti eh. Parang may detalye ka hindi sinasabi. Nakasparring mo sila pareho. Alam ko, tatanong ko nga sana eh, sa'yo yan eh. Sparring namin yan si Joel. Sabay kami na remark. Sino ba mas malakas sa muntok sa sparring? Siguro, sir, para sa akin, real talk mo, sir. Siguro, medyo malakas si Inoue. Pero, natikman ko yung kamao ni General, masakit rin, may laman rin eh. Kaya hindi mo masabi kung pag naglaban sila dalawa kung sino mananalo. Tingin mo ba may babaksak dito? Siyempre sir, mayroon talaga yung mayroon. Okay. Itong si Inoue, bata rin ito ng top rank. Kakalabanin mo isang bata ng top rank. Parang Pilipino versus mga bata ng top rank. Ha? Pwede rin itong umakyat, pwede rin itong bumaba. Pwede kang bumaba just in case. Kunwari, hinamon ka, Inoue. Paano ba tatalo na itong si Inoue? Kunwari, ikaw yung lalaban kay Inoue. Ano bang style dito kay Inoue na wala pang nakakatalo, pare? Siguro, sir, ano? Sparring kami, sir. Magaling. Magaling talaga, eh. May lakas, saka mabilis. Siguro, ano? Para sa akin, sir, lakas versus lakas, saka yung lakas talaga. Paunahan na lang talaga eh. So, sasabay ka kay ano, Naoya Inoue, yun ang strategy mo? Sir? Ang strategy mo, paunahan, so sasabayan mo si Naoya Inoue, power versus power. Oh, siguro sir, gano'n na lang, kasi magaling rin siya sa ano eh, amateur style eh. Ah, okay. Kasi nakita ko yung laban niya dito na ere eh, medyo na yan nag-rogue siya eh. Grabe pala ito, no? Grabe pala ito, no? Grabe yung galing para din ito ni Naoya. Sa inyo na mismo nanggari. Si Sir Banya rin, nakausap ko. Nakasparing niya. Sanabi niya, magaling din eh. Nakasparing din ito ni Raymart Gabalio eh. Oo. Sabay kami ni Raymart. Kami dalawa nagsparing ng Raymart. Pero itong si Raymart, ang posible talaga ang mga kalaban ni Naoya Inoue. Sa tingin mo, kung sakaling malampasan ni Raymart yung surod niyang pagsubok, pwede na ba siyang ano pang world? Sa akin sir, pwede na kasi si Raymart world class boxer na rin eh. Okay. Pwede na world title next fight niya. Okay, all right. Magandang mga balita, parang pasikat lahat ng mga Sandman fighters ha. Pare, alam mo, speaking of sikat, sabihin ko sa iyo ha, si Raymart Gabalio ang isa ngayon sa pinakasikat dito sa Pilipinas. Talagang ang dami nag-aabang sa kanya. Sa tingin mo ba, pag tinalo mo si Joshua Greer, sisikat ka rin dito sa Pilipinas? Palagay ko, sir, siguro. Ito na ba yun? Oo, sir, siguro. Pag swerte ako sa laban na to, hindi ko alam, sir, pero parang yun na yun, sir. Sabi okay. Sana ito na yun kasi nanalo ka ng IBF America, hindi masyado na pag-usapan eh. Oo, dito sa Pilipinas ha, hindi ko lang alam dyan ha. Pero ito talagang i-market natin, papaalam natin sa mga Pilipino na lalaban si Magic Mike. Pero ang gusto kong malaman sa'yo, maraming nanonood ng mga Pilipino, bakit ba dapat suportahan si Magic Mike Plana ng Pilipinas?
Hello, sir. Bakit ka dapat suportahan ng Pilipinas, pare? Para sa akin, sir, itong laban na to, importante ito kasi hindi lang para sa akin, para rin po sa buong Pilipinas sa atin na gagawin ni Magic Mike lahat mga nakaisipawa na rin sa naligyan ko sa aking Panginoon at sa mga taong naniwala sa akin. Bigay lakas lang yan, sir. Okay. Ano bang magic mo, pare? Magic ko, sir, siguro. Parang sa ring ko na lang ipakita yun, sir. Sa ring mo na lang pakita magic mo. Sino ba nagbigay ng pangalan na magic sa'yo? Magic Mike, si Boss JC ko, sir. Okay. Hindi ka naman nagsasayaw nung parang yung pelikulang Magic Mike? Okay, hindi. Hindi. Okay. Pare, last na. And salamat sa interview. Mensahe sa mga Filipino boxing fans at mga pabati mo, mga gusto mong sa pasalamatan. Salamat ako sa lahat ng Diyos, sa teammate ko, Sandman Team, Boss JC Manangkil, Janry Manangkil, Boss Wang Yu, Tata, sa lahat ng mga boss ko dyan, sa Boss Mike, Boss Kerwin, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa team namin. Saka sa mga taong sumusuporta sa Sandman at sa mga buong mga lahat ng boksingero na Pilipinas. Maraming salamat sa inyo po at sa pamilya ko, Nadia family, asawa ko, sa anak ko. Wala ba na ito para sa inyo? Maraming salamat. Yun lang po, sir. Okay, salamat din. Sana, pare, ha? Ang wish ko, mag-champion ka, mag-world champion kayo lahat para talagang yumaman na kayo. At pag yumaman kayo, kuhanin nyo na ako dyan, taga video-video lang sa likod nyo. Okay. Kasi yung pangarap ko kailangan, kumbaga, hindi matutupad hanggat hindi maraming world champion na Pinoy. Kaya gusto ko sumikat, maraming sumikat na Pinoy at maraming yumaman na Pinoy boxer. Okay? Alright. May mga gusto ka pang sabihin o ipromote o pahabol bago natin tapusin? Siguro, sir, ayun lang. Huwag niyo kalimutan laban ko ngayong June 16. Okay. Pupuntahan niyo po ako. Maraming salamat po. Napapayan natin. God bless. God bless. Okay. Sandali, pare. Alright, that is Magic Mike Plania. At excited ako sa laban nila sa June 16 sa MGM Grand Las Vegas. Kaya kung taga Las Vegas ka, ayan na. Actually, hindi ka pala pwede manood closed door. But anyway, it will be available on ESPN Plus, I think. At least, meron na tayong Pilipino na lalaban sa panahon ng COVID-19. Ngayon, ang hinihingiling ko lang po sa inyo, hinihiling ko ha, supportahan po natin si Magic Mike Plania by commenting hashtag Magic Mike. At nang makita niya po kung gano'ng kadami at sumusuporta sa kanya. So please comment and share this video and let me know what you think. Kung sino bang mananalo, sino bang lamang. At yung prediction nyo, syempre. Alright, pausalud po ka sports. Salamat po sa inyo lahat. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.